sana mabuo. Sa camera. Okay, dito na tayo. Okay, magandang umaga po. Araw ng Webes. At muli tayong gagawa ng vlog. Pero sa heading ko ay yung titulo ay hindi na po natin lalagay yung Coconut Man Talks. Kasi sabi nung aking kumpare, dapat daw makukunat man talks. Makukunat eh. Alam mo ko naman makunat na ako, pero huwag na natin yung bandera. Okay, natatawa tuloy ako sa mga gusto mong inis eh. Okay, natatawa pa ako hanggang ngayon. Okay, ang title natin ngayon, taas muna natin itong ating ano, I love you, California. Yung mga nakatira dyan, I love you. Pero hindi yung mismo California. Okay, dito na po tayo sa ating pamagat na Back to Basics, ang pag-asa sa kalusugan at kalikasan. Kain muna ng tubig. Alam ko, maraming tumatawa sa mga ginagawa ko at ang iba ay akala nasisira na ang ulo ko. Alam ko naman yun dahil ang akala nila ay wala ng kalutasan ang pagkasira ng kalikasan at ang sa kalusugan naman, iniisip nila na wala ko sa kalingkingan ng tinatawag nilang mga eksperto na dapat nilang mapagtiwalaan. Tunay po yan. Ha? Pati mga kamag-anak, mga kaibigan, ay baliwala sa kanila ang ginagawa ko. Pero ito lang masasabi ko. Sa tingin pa ninyo, nasiyahan ang mga namatay ninyong mga kamag-anak sa pangangalaga ng inyong mga eksperto sa mga ospital? Sa tingin ba ninyo? Sige. Kung makakapagsalita lang ang mga namatay sa ospital, baka ang sabihin nito, tanga ka talaga, bakit mo ako pinayagan at tignan at gamutin ng mga nag-iinsayong mga eksperto? Di ba ang tawag sa kanila ay nagpa-practice? Pinayagan ninyo ako magpag-practice lang? Hindi ba? Tama naman yun, di ba? Practice ang tawag, nagpa-practice ang tawag sa kanila. Okay, ano tanuman ang mga nangyayari ngayon sa kalusugan ng tao at namamatay na nating kalikasan, ang back to basics na lang o pagpabalik sa una na lang ang natatanging solusyon para ito ay malsolve na. Kung maniniwala kayo sa akin, ma-resolve ba natin to? Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin, pero siguro may mga pakiramdam o nakakapagmanman naman kayo sa mga nangyayari ngayon sa mga kinakain ninyong mga prutas at gulay. Mas marami ngayon ang mga prutas at gulay na malalaki, kundi man ay marami ang ani. Pero masustansya ba ang mga ito? Ang GMO o genetically modified organism ay isang scientificong pag-aaral sa pagpapalaki ng mga prutas at gulay. O pagpaparami. Ang mga halimbawa nito ay ang mga ay papaya at patatas na lagi natin nakikita. Nakita niyo, marami lagi yan. Papaya sa kaprutas. Pero sa aking pagkakaalam, may mahigit na 500 ang naaprobahan patente ng GMO sa Amerika. So, hindi lang po itong papaya at patatas, no? Napakarami yan.
napakarami nilang alaman na kinakain ng nakapatent sa pangalan ng GM mo. Nung ako ay nasa Amerika, may nabasa ko sa dyaryo na may nadimandang farmer dahil nagtanim daw ng GMO na walang paintulot ng may patente o patent. Pero ang palusot ng farmer, dinala lang daw ito ng ibon. Di ba posible yun, di ba? Na siyempre naman po, hindi naman yung pinaniwalaan ng korte. Kaya nagbayad sila kaya farmer ng multa sa halagang gusto ng may patente. At nakagawa na din ng farmer ng pagpatanim ng GMO at kumalat na ito sa buong mundo. Isang Pilipinas na gumagamit ng GMO sa pagtatanim. Dilan dinala mga punla nito sa ating bansa ng mga big time na negosyante. Kailangan daw ito ng ating bansa para mabawasan ang mga nagugutom. At syempre, kailangan din na gumamit sila ng chemical fertilizer. At na bukod sa wala ng sustansya itong mga tanim na GMO, nakasira pa ng katawan ng tao ang kakain nito dahil sa kemikong pataba. At higit sa lahat, sa ating kalikasan. Nakasira po yun. Tensya na kayo sa pagsisigal nyo ko, ha. Minsan gusto ko makita yung komento rito eh. Kaso, pasensya na po. Mas sabi nga, sabi ko nga sa sarili ko, ito na yung vitamins ko eh. So, huwag nyo lang akong gagayay. Yun na lang po. Sana ba tayo? Isang Pilipinas, tama nga ba ito? Na gumagamit, napasok na yata ito, pero ulitin natin. Isang Pilipinas na gumagamit na ng GMO sa pagtatanim. Dinila mga punla nito. Ayun, nabasa ko nga. Sige. Sa ating bansa ng mga big time na negosyante, alam niyo po ba yan na ito na lang isingit natin ito? Alam niyo po ba nung pinapasok nila ito na mga prutas at gulay, hindi po punla, ay inarang to ng ano ng Philippine Navy. Kaya ko po nabalitaan yun. Ano? Pero inarang, yun ang balita. Inarang. At pinabalik sa dat sa pinagpuntahan, ano, sa pinanggalingan. Yun o yung mga, ano na, mga pwede nang kainin, no? Pero pinabalik daw ng Philippine Navy dahil alam nila yun yung mga GMO, pero hanggang doon na lang yun, yung balita na yun. At big time, nagpapalusot dito, big time, nakilalang kilala dito sa Pilipinas, no? Okay, yun na lang siguro, no? Nasabi ko na yung, nabasa ko na yung, ano, yung iba. Okay. Ito na, pag-uli. Gaya ng sinulat ko sa mga nakaraang kong vlog, dalawang bagay lang ang dapat nating alisin sa Pilipinas kung gusto pa natin humaba ang buhay at makatulong sa ating kalikasan. Isang chemical fertilizer at isang methane sa basura. Pero sabi nga, it's your choice. Ika nga, mamatay na maaga para hindi makatulong sa kalikasan. Kung yun ang gusto nyo, then go for it. Wala na mapipigil sa inyo. Okay, yun lang po siguro, no? At ang next nating vlog ay yung simple mitigation of global warming na noong ko pa itong ginawa, itong feasibility study. Pero iiksiyan lang po natin. Iiksiyan lang po natin. Sayang na sayang yung mga ganitong proyekto na hindi natutuloy, no? Alam nyo na, laging problema ay budget at pondo. Pero ngayon, dahil sa ang gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay tumulong tayo sa ating climate change kung paano tayo makakatulong
At balita ko, niligyan niya ng malaking budget, no? Siguro naman eh, sa panahon na ito ay makakatulong na kami. Kung tutulungan kami ng gobyerno, bubuhayin natin yung ating kooperatiba. Ito ang gagawin natin, no? Ito ang gagawin natin sandata. O sandata, hindi sandata. Ito ang gagamitin nating ahensya ng pagtuturo. Dahil sabi nga doon sa isang vlog ko, dapat ang mga pagkaraniwang negosyante, isa din siyempre, isa na yung kooperatiba, no? Ay dapat ng alalayan ng gobyerno kung sila ay may mga proyekto na para sa climate change. Okay, sana po ay naintindihan nyo. At maraming maraming po salamat. Kung hindi nyo naintindihan, nakasulat naman po yan sa baba. Sinulat ko yan sa baba. At saka sana po ay mag-subscribe sa atin, no? Doon sa ito, tama na siguro itong turo ko. Yan, sa mga puno ng nyog, click nyo lang po dyan at makikita nyo yung subscribe. Meron maliit na larawan ng mga puno ng nyog. So, maraming maraming po salamat sa lahat. Sana po magtulong-tulong na tayo, no? Habang hindi pa huli. Habang konti pa lang namamatay. Yung nakaraan eh, 141 talo ng undo yun eh. 3,000 yung namatay sa undo yun. Eto, mabuti pa konti lang, no? Pero kung taon-taon naman nating maranasan yan, padobli ng padobli yan. Padobli ng padobli hanggang hindi natin tinutulungan ang ating kalikasan. Dalawa lang ho, dalawang bagay lang. Methane sa basura at chemical fertilizer. Eliminate lang natin yun. Yung dalawa na yun. Siguradong matutuwa sa atin ng Diyos at hindi na halos dadaan dito ang mga bagyo. Dahil ho yan, yung dalawang yan ang nakakasira ng ating kalikasan. At ang Diyos ang may gawa ng ating kalikasan. Kaya ayaw niya siyempre yung tampalasin natin yan. Maraming maraming pong salamat. At God bless po sa lahat.